Ito muna, mayroon muna akong ipaano na video. Habang wala pa siya, merong prototype, may naunang mga marka na nag-anino ng totoong marka. Okay, shadow ng totoong marka. Alin ito? Sabi sa Exodus 13:8-10, yung tatak sa noo at sa kamay ay paniniwalaan at isasagawa. Malinaw yan sa Exodus 13:8-10. Hindi ko na makakuha yung verse dahil nga kulay ng oras, 10 minutes. Ina-expect ko nga 20 minutes. Pero sige, walang problema. Paiksiin natin. Exodus 13:8-10, yung marka ng halimaw ay isa paniniwalaan at isasagawa. Yun. So, unang tanong, Brother Mark Umbao. Anong tanda ang tinutukoy sa ginamit mong Exodo, Kapitulo 13, versikulo 8 hanggang 10? Ang tinutukoy dyan, yung paniniwalaan at isasagawa. Yun ba ang marka ng halimaw o pista? Counterpart yan ng sambang talata. Sa Revelation, yung marka ng halimaw dahil sa noo at sa kamay. Kumbaga, Old Testament pa lang, binibigyan na ng idea tayo kung ano yung sa noo at sa kamay na itatatak. Na tanda, yung ano yung tanda sa noo at sa kamay, ito ay paniniwalaan at isasagawa. Ang tanong ko, ulitin ko, ano ang tatak na tinutukoy doon? Yun ba ay pista o tatak ng halimaw? Tanda. Malinaw ang talata, kaibigan, pag binasa natin, tanda yan eh, tanda. Sa noo at sa kamay. Mm-hmm. Yung tanda na yan. Sige, para malinaw, bro. At basahin ko na lang yung talata, no? Sige po, basahin niyo po. 13:8 hanggang 10, ganito sinasabi. Sa panahon ng pagdiriwang ninyo, ipaliwanag nyo sa inyong mga anak na ginagawa ninyo ito para ipagdiwang ang ginawa ng Panginoon nang ilabas niya kayo sa Ehipto. Ang pistang ito'y katulad ng isang tatak. Ayun ba yung talata? Sandali ba dyan doon? Sandali. Double-checkin yung talata. Sige. Parang iba yan. 13. Exodus 13, verse 8 to 10. Sabi sa 10 na lang ako, ha, para mabilis. Isasagawa mo, simulan natin sa ano talaga, kasi nandun yung tanda eh. Okay. Sa iyong magiging pinakatanda sa ibabaw ng iyong kamay at pinakaalala sa pagitan ng iyong mga mata, noo. Okay? Saan yun? Mata. Upang ang kautosan ng Panginoon ay suma iyong bibig sapagkat sa pamamagitan ng malakas na kamay ay inalis ka ng Panginoon sa ito 10. Nasa 10 na, isasagawa mo ang mga palatuntunan ng ito sa kapanahon ng nito taon-taon. Yan. Yun nga, ang tanong ko, andyan ba yung kustalata? Ang tanong sa'yo kanina, 13:8-10. Yung tatak na tinutukoy sa Exodus 13:8-10, yun ba ay tatak ng halimaw o pista? Yung tanda, ang ibig sabihin na nilalagay sa noo, wala akong particular na Brother Danjo, ang kinuha kong mensahe ng talata, yung tanda na ninalagay sa kamay at sa noo ay pinaniniwalaan at sinasagawa. Kaya ako nagbanggit yung verse niyan. Ngayon, kung gagamitin yung piyesta, yes, bakit? Pinaniniwalaan nila yung piyesta at isinasagawa nila yung piyesta. Parang tradisyon nyo, sacrament nyo, baptism nyo, di ba? Yung tradisyon nyo, pinaniniwalaan nyo at isinasagawa nyo. Katulad din nung yung kung piyesta man ang tinutukoy dyan, ganun din naman, pinaniniwalaan nila yung kanilang mga festivals at isinasagawa rin nila. Kaya counterpart yan ng marka ng halimaw na nabanggit sa Revelation. Okay. Next question. Saan natin mababasa na ang marka ng halimaw ay counterpart ng pistang isineselebrate ng mga Israelita? Yung tanda na nilalagay sa noo, gaya na nilalagay sa noo ng
Tingnan mo, kaibigan, basahin ko yung data ng Marka ng Halimaw kung saan kailangan kang sumamba. Tete, hindi ko sa inyo yung talata. Ang Ang sabi tanong ko sa Marka, yung hindi magpatatak, sasamba siya sa Halimaw, hindi magpatatak at sumunod sa Halimaw. Kunin ko yung talata, kaibigan, para mas malinaw. Hindi yung sarili kong bibig yung interpretasyon ko. Sandali. Nasa ano yan eh? Nasa... Oo. Hindi pwede natin ilimitahan na lang yung talata sa tradisyon or sa festival kasi ang ibig sabi ang pinakamusiminsahe ng talata yung pinaniniwalaan at isasagawa na kung saan ginamit yan sa Revelation 13:18 yata yan kung magkamali. Check ko ah. Revelation 13:18. 13:18. Okay. Okay, dito ang karunong ay mga sapagkat ang siya bilang then dito ta sa lea ng ayun oh. Okay, sa taas, sandali ah, at ang lahat ng maliit malaki mayaman daw ayun oh. Tingnan niyo, binigyan ng tanda sa kanilang kanang kamay at sa noo, gaya nung nasa binigay kong Exodus, okay? Tapos sa 16 'yon, Revelation 13:16, okay? Revelation 13:16, yun yung counterpart nung Exodus na nabigay ko kanina. Tapos itaas mo uli yan sa ano, ayun o. Hindi sumamba, ayun o, sa 15, o, ipapapatay naman ang lahat ng hindi sumamba sa larawan ng hayop. Ibig sabihin, ang pinakaminsahe na kinuha ko sa Exodus, yung paniniwalaan at isasagawa. Ngayon, kung piyesta ang nababanggit sa Old Testament, isa sa mga pwedeng tukuyin dahil nga isinasagawa rin yun at pinaniniwalaan. Pero pagdating ng Antikristo, ng Halimaw, ano na yan? Hindi lang basta pesta, ano yung pagsamba na yan, at tawag dito, pagsunod, pagsamba. Oo. Yun ang, kaya ako nabanggit yung Exodus. Yung Exodus. Exodus. Hindi yan ang tanong ko. Ang haba ng sinagot mo, hindi yan ang tanong ko. Ang tanong ko, saan mo nabasa na ang marka ng Halimaw ay counterpart ng pista ng Israelita? No. Wala dahil hindi lang hindi yung pesta, hindi ko ang tinutukoy ko diyan yung kamay at yung kamay at yung noo na tanda na isasagawa at paniniwalaan. Katulad ng Revelation 13:18 na kung saan yung tandang yun, sasamba ka, susunod ka para makabili ka at makabili at makapagbenta. Yun ang sagot ko, kaibigan. Okay, next question. Bakit mo sinabi doon sa talakayan nyo ni John Ray na yung tatak sa Exodo 13, 8 to 10 ay tatak ng halimaw? Dahil may yung oras, sinasummary ko lang, ang ibig ko sabihin, yung Exodus 13 na tanda ay magpapatunay na yung tatak na ilalagay sa ating noo at sa ating kamay, paniniwalaan at isasagawa. Sino-shortcut ko yung aking pahayag dahil sa 10 minutes ay sobrang hikse. Kaya direkta kong sinabi, tatak na ng halimaw dahil kung sasabihin ko pa na ito ay tumutukoy sa ganito, ganire, ganyan, nahaba eh. Pasensya na kasi pagka ang tawag dito, pinahiksi mo yung pahayag mo, may mga nako-compromise na pahayag. Pero, ganun pa man, wala, paninindigan ko na yung Exodus ay parallel or pwedeng gawing referensya ng Revelation 13:18. Ginamit ko lang naman siyang referensya. Saan natin nababasa na ang Exodo 13:8-10 ay cross-reference ng Revelation 13:18? Dahil dun sa tatak, sa tanda, magaya ng sinabi rin sa ano, ulitin ko na lang ko. Ulitin ko na Base sa akin, Brother Jando, base sa revelation sa akin ng Holy Spirit, hindi dahil sa scholar, hindi dahil kung kanino man sa magisterium, hindi ako naniniwala sa mga yan. Okay? Ngayon, yun ang revelation para sa akin, ang hinanap ko, ano ba't ang meaning ng tinatatak sa noo at sa kamay, at na nakita ko sa ibang talata na ito pala'y pinaniniwalaan at isinasagawa. Gaya rin, iangat mo yung talata sa Revelation 13:15, kung saan sasamba ka, susunod ka sa halimaw, ang ibig lang sabihin, parallel talaga siya sa Exodus na nabigay kong talata.
Sa madaling salita, inaamin mo ngayon na wala kang mababasa ng Exodo 13:8 to 10 ay cross-reference ng Revelation 13:18. Yes or no? Wala akong mababasa kung base sa scholar at sa magisterium, no? Wala. Pero yan ay cross-reference para sa akin dahil yan ang guidance ng Holy Spirit. Okay. Sa madaling salita, yung pag-cross-reference mo, gawa-gawa mo lang yon. Hindi gawa-gawa yun. Kung ayaw nyo maniwala sa Holy Spirit dahil nga sunod-sunuran na lang kayo sa wala kayong Holy Spirit na guidance, na sunod-sunuran na lang kayo sa halimaw, kumbaga yan yung papasi, eh wala na akong magagawa sa inyo kaibigan. Kasi kung kayo ay nakadepende na lang sa halimaw, kaya kayo dadalhin na lang sa kapahamakan. Ako kasi nakadepende ako sa Holy Spirit dahil ang matatalino, ipapahiya ng mangmang. Pangalawa, wala kang mababasang bumasa ka sa scholar at sa magisterium, wala ka ni isa, balibalik rin mo Holy Scripture, wala kang mababasa niyan na diyan ka bumasa. Pero sa Holy Spirit at sa nakasulat, doon ka bumasa. Yan ang nakasulat sa Scripture. Tuloy. Okay. Paano naging cross-reference ang kautusan ng Diyos sa marka ng Diablo? Pakiulit? Paano naging cross-reference ang kautusan ng Diyos sa marka ng Diablo? Kasi pinagtitibay ng Exodus na yung itatatak ng marka ng halimaw ay counterpart ng pagsunod at paniniwala. Kung ang Diyos, meron siyang iisang Diyos, ang Harlot may Trinity na iisa pero tatlo. Merong Asian Babylon, meron ding hindi, sorry. Kung ang Diyos merong tinatawag na ano pa ba? May tinatawag na Son of God. Sa kanila meron sila tinatawag na ano ba yung counterpart ng Son of God sa hindi, ito na lang. Ano ba yung ito na? Yung Son of God si Yahushua, yung inaalay na ano, meron naman sa kanila si yung ang tawag dito. Yung mabuting gawa naman nila ang counterpart nung yung Yahushua. Marami yan eh. Maraming counterpart ng demonyo na tinatapat sa katuruan ng Diyos. Katuruan ng Diyos, may kabaligtaran na ginagawa ang ano. Halimbawa, Holy Father, yung nag-iisang ama sa heaven, sino yung Holy Father ng Roman Catholic? Yung pare, tao. Oo. Yung mga counterpart yan, other than Diyos. Kaya para maintindihan nyo na yung maintindihan natin isang talata kung ikukonsulta natin sa ibang talata na mayroong parallel na tinutukoy. At yun yung tanda. Dahil pinipilit mo na ang Exodo 13 verse 8 to 10 ay cross-reference ng Revelation 13:18, dahil cross-reference siya, ibig sabihin ang marka ng demonyo, yun nga ang pista ng mga Israelita. Yes or no? Hindi lahat ng ang point of comparison doon, kaibigan, yung tanda, hindi yung binigay na halimbawa. Kasi nga, sabi ko nga sa'yo, di ba, kaibigan, yung counterpart. Bro, teka bro. Kasi nag-cross-reference kayo, halimbawa, sampulan kita ng cross-referencing, ano? Doon sa Mateo 15:8 hanggang 9, yung sinasabi doon na ang kanilang pananampalataya ay hanggang bibig lamang sapagkat sinusunod nila ang utos ng tao. Ang cross-reference dyan nasa Isaiah 12:9 hanggang 10. Ibig sabihin, magkatugma. Okay? Babasahin mo yung Isaiah 12:9 hanggang 10 sa Mateo 15:8 hanggang 9, magkatugma siya, kaya nga cross-reference eh. Yan ang meaning ng cross-reference, bro. Ay, dahil biblical bro, biblical bro. Teka ha. Kasi ginagawa mo akong ano eh, sa akin lang eh. Paniniwala okay. Mo yan. Titingnan ko muna. Father Danjo, may isa akong idadagdag sa nakalimutan kong banggitin. Di ba si Yahushua, sinimbolo niya, sabi niya, katulad na kung paanong itinaas ang tansong ahas, ganun din itataas si Yahushua. Ikukumpara natin si Yahushua sa ahas? Oh, cross-reference yun ba? Papakita ko yung ano, yung cross-reference. Papakita ko lang sa Father Danjo, pakinggan mo saglit. Yung ahas, winasak, alang wasakin din si Yahushua. Ito. Punta yung parang lahat-lahat ng
kung Ah, ito. comparison, ilalahatin mo na meron akong portion na kinukuha doon sa talata ng Exodus na connected sa Revelation 13. Eh, oh, 13. Huwag mo naman kaibigan, katulad nung tansong ahas, ihalin tulad natin si Yahushua doon. Si Yahushua, hayop ba siya? Wait lang bro, basahin ko Hayop muna. ba siya? Ahas ba siya? Basahin ko muna ha. Diyosan ba siya? Bro, out of context ka. Yung tansong ahas, ginawang Diyos Diyosan, pinangalan ng Nehustat, Nehustan. Kaya winasak. Ayun ha. Kaya winasak kasi Alam pinangalan ko ng po Diyos. yun. Alam ko po yun. Ayun. So out of context ka. Ito naman tayo ngayon. Ganun din, out of context na yun. Example lang kita sa Mateo 15:8 hanggang 9. Ito sinasabi. Iginagalang ako ng mga taong ito sa mga labin lang nila. Ngunit malayo sa akin ang kanilang mga puso. Walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin sapagkat ang mga tinuturo nila ay mga utos lang ng tao. Ang cross-reference niya, ito yung reason but mayroong cross-reference. Cross-reference niya, Isaiah 29:13. So babasahin ko ngayon, no, para maunawaan mo ang cross-reference. Isaiah 29:13. Ito naman nakalagay dito. Sinabi ng Panginoon, ang mga taong ito'y nagpupuri at nagpaparangal sa akin sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, pero ang puso nila'y malayo sa akin at ang pagsamba nila sa akin ay ayon lamang sa tuntunin ng tao. Yan ang cross-reference, magkatugma. Okay? Dahil magkatugma, at kino-cross-reference mo ang Revelation 13:18 sa Exodus 13:8-10, ibig bang sabihin na ang marka ng Diablo ay ang pistang isineselebrate ng mga Israelita? Yes or no? No. Ulitin ko uli, yung naniniwala ka, yung tansong ahas, cross-reference nung itataas si Yahushua. Naniniwala ka doon, tama? Ngayon, kung gagamitin ko yung katwiran mo, kung gagamitin ko yung katwiran mo, ibig sabihin, may mga bahagi dun sa tansong ahas na hindi pwede ikumpara sa Yahushua. Pero kinumpara siya sa tansong ahas. Ibig lang sabihin kay kaibigan, ang pag-inter... tsaka yung cross-reference mo, kaibigan, saan ka makabasa sa Holy Scripture na ang cross-reference ibabase mo sa pahayag ng scholar at ng magisterium nyo? Walang ganon. Ang cross-reference na pinabasihan ko, yung kapahayagan ng Holy Spirit na kung sa bibigyan ka ng karunungan, kasi ang Diyos, ang Holy Spirit, ang nag-iisang Espiritu ang magbibigay sa iyo ng wisdom and knowledge and skills, lahat ng kailangan mo ibibigay sa inyo, ipoprovide yan. May talata ko, kung gusto mo, ibigay ko sa inyo, kaibigan, na nanggagaling ang aking na dapat tayo umasa ng ating sasabihin, ating ituturo at ating uunawain, yung pag-unawa natin manggagaling sa Holy Spirit. Gusto mo, doon tayo umikot? Hindi doon sa cross-reference na galing sa scholar at sa magisterium nyo? Dahil walang talata sa Holy Scripture yan, kaibigan. Okay. Wala kang mabibigay na talata sa akin yan. So sa madaling salita, hindi pala magka-cross-reference ang Revelation 13:18 at Exodus 13:8-10 kasi sabi mo no, hindi ba? Oh yes, sabi ko no kasi ang basihan, scholar at magisterium. Yes, hindi talaga cross-reference yan. Pero kung Holy Spirit yan, cross-reference yan dahil makikita mo isa sa gawa at paniniwalaan. Ano ba ginawa dun sa Revelation 15? Isa sa gawa at paniniwalaan. O di tugma. Kasi wala yung Holy Spirit, kaibigan. Yun ang nagiging problema sa mga Romano Katoliko. Nakaasa na lang sa sasabihin ng kanilang halimaw na pinuno. Ito, para maunawaan ng karamihan ko, ano ibig sabihin pag ginaid ka ng Holy Spirit, ganito. Mateo 21:15, ganito. Sapagkat bibig, ating simulan sa ano? Sa 14. Kaya itanim ninyo sa inyong isip na hindi kayo dapat mabalisa kung ano ang inyong isasagot. Sapagkat bibigyan ko kayo ng karunungan sa pagsagot para hindi makaimik ang inyong mga kalaban. Ibig sabihin, hindi ka makikitaan ng mali sa iyong isasagot. Yan wala ang sa tala tayo, wala sa tala tayo. Yan ang reason na hindi makaimik. Interpretasyon mo lang yan, kaibigan. Sasabihan ba ako ng interpretasyon? Eto, babasahin ko sa ano, sa magandang may na Biblia kung hindi ba yan tinutukoy. Sige, sapagkat bibigyan ko kayo ng pananalita
at karunungang hindi kayang tutulan. O, Yes, sabi ko amen. Hindi ito tutulan. Hindi walang mali. Nagkakamali tutulan. sila Peter eh. Ito tutulan ko eh. Nagkakamali sila Peter eh. Nagkakamali si Pablo eh. Natutulan ko yung explanation mo eh. Kaya mali. Napabulaan ko. Kaya paano mali. Natutulan, kaibigan? Dahil sa referensya ng scholar? Tinanong Sa kita. kanyang talata? Tinanong May kita. talata ka ba na bumasa tayo sa scholar? Tinanong kita. Wala. Wala. Tinanong kita. Sabi mo, cross-reference ang Revelation 13:18 at ang Exodus 13:8-10. Ibig sabihin, dahil cross-reference siya, ang marka ng demonyo, yun ang pista ng mga Israelita. Sabi mo, no. So, hindi siya cross-reference. Sabi mo, yes. Oh. Base sa no scholar, yes na yes. Hindi base sa scholar na pinaniniwalaan mo. Naka-record. Base sa scholar. Oh, naka-record doon. No, base sa scholar, malinaw naman na sinabi ko ng cross reference siya sa pahayag ng Holy Spirit. Ito pa. Oh, next question, ito. Next question, yes. Sino itong mga prototype ng marka ng halimaw? Halimbawa sa noo, sign of the cross, Ash Wednesday, infant baptism yung nilalagay sa cross sa noo. Kumpil, nilalagay sa noo, yan, o, ganun. O. Yan. Doon kukukunin yung aking tanong. Okay. Ito naman next na tanong. Prototype daw ng marka ng halimaw ang sign of the cross. Tanong, saan mo nabasa yan? Una, bakit yan ang tatak ng halimaw? Na prototype ay yung shadow pa lang, hindi yan yung totoo, yung pinaka-actual. Linilinaw ko ha, hindi yan yung pinaka-actual, pero yan yung shadow, yung prototype. Nabasa? Kasi so, ang tanong ko bro, saan mo nabasa na ang sign of the cross ay prototype ng marka ng halimaw? Saan mo nabasa yon? Hindi ko nabasa verbatim, pero yung sign of the cross, yan ay, ang tawag ito, kaparusahan, kaparusahan kay Joshua galing sa Roman Empire. Yung cross kasi galing niya kay Roman Empire, hindi yan galing kay ano ha, hindi yan galing sa Diyos ha. Yan ay nag-originate ang cross sa Roman Empire. Kaya nga sila galing, succession ng Roman Empire eh. Ang Roman Catholic Church, kaya siya Roman Catholic Church, succession ng Roman Empire. Yung cross, ginagamit nila yan para parusahan, patayin ang isang tao. Ang itinataas yung ginawang pagpata, yung parusang ginagawa kay Joshua, hindi yung ginawa ni Joshua. Okay. Ang mali so, pag-aunawa ng Roman Catholic, okay, yung okay, cross na galing sa Roman Empire, ulitin ko ha, yung cross na galing sa Romano Imperio, yun yung nilalagay sa noo na kung sa wala sa Holy Scripture na kailangan gawin yan. Eh galing yan sa Roman Empire. Kaya tatak ng halimaw yan. Ang halimaw ay galing sa ika-apat na beast. Doon talaga umusbong eh. Sa apat na beast yung bakal na binte, yung may ngipin na bakal na may sungay, di ba? Nasa pang-apat na halimaw yan. Okay. Next question. Okay, tuloy. Galatians 6:14. Ang sabi dito, huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. Tanong ko, saan galing ang cross ng Panginoong Hesukristo? Anong talata? Basahin ko sa ibang translation. Galatians 6:14, huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay. Sorry, Galatian ano? Juan? Ano? Galatian? 6:14. Galatian ano? Sorry, napuputol ka. Baka masamain mo na naman. Galatians 6:14. Sabi ganito, huwag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa cross ng ating Panginoong Hesukristo. Tanong, saan galing ang cross ng ating Panginoong Hesukristo? Yung cross, hindi maitatanggi ng mga Katoliko to. Ito ay ang nag-provide nito, ang nagbigay nito, ang gumagawa nito ay Romano Empire, Roman Empire. Basahin mo, baba mo ng konti, kaibigan, yung talata. Baba mo na ng konti. Nasa pamamagitan niyong sanglibutan, napako sa cross, you know, yung napako ang importante, hindi yung cross. Okay. Walang kabuluhan yung cross, kundi yung napako sa cross, sa ganang at kayo,
At ako ay sa sanglibutan. Ituloy mo yung talata, kaibigan. Hindi yung cross na hindi kailanman ayaw ng Diyos na itinataas yung pansong ahas niya. Pinagawa na ng Diyos. Eh. Cross ba ng Empire, Roman Empire? Pinagawa ba ng Diyos yan? Hindi. Pero yung pansong ahas, nung tinaas na, sinisindihan na, gaya nyo, yung cross na yan, sinisindihan nyo na. Next question. Ang sabi, sirain. Sirain. Okay, next question. Inaamin mo na ang cross ng ating Panginoon ay galing sa Roman Empire. Yes na yes. Sabi mo kanina, ang cross na galing sa Roman Empire ay marka ng Diablo. Ibig bang sabihin, ipinagmamayabang ni Apostol Pablo ang marka ng Diablo? Ang pinagmamalaki niya yung napako, yung ginawa ni Yahushua. Namamali yung interpretasyon niya, kaibigan. Teka bro, teka bro, ulitin ko. Ulitin ko. Ng apostol ang ulitin ko. Material na bagay. Bro, ulitin ko muna, ulitin ko yung binabasa ko. Okay? Wag nawang mangyari sa akin na ipagmalaki ko ang anumang bagay bukod sa cross. Ano pinagmamalaki niya? Yung cross o hindi? Basahin natin sa English, kaibigan, ha? Basahin natin sa English. Sige, hindi yung cross sa English. English. Eh. Ito, sa English, sabi sa English. Sa King James, oh. Sabi sa King me. James. As for me, basahin mo. However, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ. Oh, yun. Basahin ko sa King James, kaibigan, para fair tayo, ha? But God forbid that I should glory save in the cross of our Lord Jesus Christ by whom the world crucified. Yun. Okay, uli. Ah, sige. Ito save sa in the cross. Ito, Good News Translation. I will sa cross only. Of our Lord Jesus Christ by whom? Teka. No? Sabi dito, I will boast only about the cross of our Lord Jesus Christ. Sabi mo, ito tayo sa King James Version. Okay, King James Version. But God forbid that I should glory. So pinagbabawalan ng Panginoon na magyabang. Save in the cross of our save. Lord yes. Jesus Christ. Oh, sa cross. Ngayon, anong oh, saan tayo nailigtas, sa cross of our Lord Jesus Christ o hindi? Ayun yung binasa mo. Ibalik ko yung tanong, kaibigan. Hindi, sa cross ka naligtas o kay sa namatay na namatay sa cross? Ang ibalik ko yung tanong sa'yo para maintindihan mo, kaibigan. Ako, para magkaroon tayo ng maintindihan mo yung tanong mo. Ako ang nagtatanong ko gamit ang ginamit mo. Sasagutin ko, kaibigan. Sasagutin ko. Ang ginamit mo na sasagutin ko. Ka, gamit ang ginamit mo na King James Version. Pwede mo ba tagalogin yung save in the cross of our Lord? Sa cross. Na-save tayo sa cross. Ayun. Yung cross kung saan tayo na-save, yung ba ay gawa ng Romano Imperyo? Yes na yes. Oo. Yes na yes. Hindi magbabago. Sabi mo kanina. Kaibigan, sasagutin mo na ako. Sasagutin ko yung tanong mo. Hindi ko pa na ko-compose yung aking sagot eh. Wala siguro hindi pa agad-agad yung provision ng Holy Spirit eh. Okay. Sundan ko yung sagot mo yung ano mo. Lilinawin ko sa iyo, kaibigan, yung talata ah. Kaya kayo nagiging pagano eh. Kasi kaya nga yung kabanantipan, lahat ng mga relics na tungkol sa kaligtasan, inalis na siya. Maski yung libingan ni Moises, hindi na pinahanap yan. Pati yung bangkay ni Yahushua, hindi na pinakita. Bakit? Sasambahin ng mga Romano Katoliko yan. Kasi sumasamba sila sa gawa ng kamay. Tingnan mo, binanggit yung cross. Naligtas tayo sa cross. Saan sila nakatutok na? Sa cross. Hindi doon sa pinako. Hindi ganun ang meaning ng talata. Kaya nga lahat yan, nawala. Tinanggal ng Diyos yan dahil sasambahin ng mga paganong Romano yan. Kaya ito ang problema sa inyo, kaibigan, ha? Ito ang problema sa inyo. Sumasamba kayo sa ginawa ng kamay ng ginawa ng Diyos, hindi doon sa gumawa. Yun ang problema sa inyo eh. Tingnan mo, nabanggit yung cross dito, nakafocus kayo sa cross. Ayun ang problema sa inyo. Nakafocus kayo sa cross. Tinatanggap mo ngayon, Brother Joshua. So tinatanggap mo ngayon, Brother Umbaw, na tayo iniligtas sa cross ng ating Panginoon. Yes or no? Yes, dahil namatay siya sa pamamagitan ng cross, pero hindi yung cross ang nagliligtas. Okay. Pero ang pagkaunawa mo, kung ang pagkaunawa nyo, dahil sa cross, kayo naligtas, ay mga pagano talaga. Dahil yung kahoy, gawa ng tao yan. Gawa ng... Ibig created ba lang yan. Ibig sabihin, bro?
Mark, ibig bang sabihin, mali ang sinabi ni Pablo na Ay, hindi. saved the cross of our Lord Jesus Christ, mali yun? Hindi nagkamali. Hindi nyo lang naunawaan na Tama yung nga. cross ang nakapagpaligtas sa atin dahil doon siya namatay. Hindi yung cross mismo. Ayun, Hindi yung ayun. cross mismo, okay? Hindi yung cross. Kaya wala kang mababasa, magkaroon ka ng sign of the cross. Wala kang mababasa ng sign of the cross na, oy, lahat na ikukumpil, babautismuhan na sanggol, lahat ng ano, Ash Wednesday, ilalagay sa cross. Kasi yung cross na yon Romano-Katoliko. Romano-Katoliko. Next. Romano Imperio, galing sa Roman Empire yan. Kaya nga, ano kayo, succession talaga kayo ng halimaw. Wait lang bro. Succession kayo ng halimaw. Inamin mo na na wala ka palang nabasa sa madaling salita, gawa-gawa mo lang. Next question. Next question. Saan mo naman nabasa na ang Ash Wednesday ang prototype ng marka ng halimaw? Dahil sa cross. Dahil sa cross. Eh, dahil galing muna, sa Empire. Ano yan? Galing yan sa Roman Empire. Bro, pakinggan mo ang tanong para hindi ka agad-agad sumasagot ng walang kabuluhan, okay? Pakinggan mo ang tanong. Saan mo nabasa na ang Ash Wednesday ay prototype ng marka ng halimaw? Brother Danjo, walang verbatim, walang word for word. Sabi ko nga sa'yo, Bible ano ako, pero hindi ako naniniwala sa word for word. Pero ipapaunawa sa inang talata na ang cross nang galing yan sa Roman Empire. Kaya ginagamit, pati nga star, dahil daw sa Bethlehem, pero meron sa talata na bawal ang star, sun, moon. Pero kayo, makikita nyo sa mga simbahan yan. Dahil kukuha kayo sa isang talata, ikokonnect nyo, nagahaluan nyo ng pagiging pag, yung nababanggit sa scripture, gagawin yung paganong kaugalian. Kinoconvert nyo sa paganong kaugalian. Okay, Yung okay, 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 sun, okay. Moon, Question. Yung star, yung cross, lahat yan, wala, wala, ato, galing yan sa Roman Empire, na kung saan, ginagawang Christianize. Ginagawang parang sa Diyos. Okay, para okay. Makatuko ng maraming bro, tao. Bro, sinasadya ko itong gawin ng tanong na ito kasi ang mga tao, pag sumagot ka, alam nila na ginagawa-gawa mo lang yung argumento mo. Okay? Okay lang. Next question. Saan kasi mo nabasa? O, yan na. Pag sinabi ko saan nabasa, bigay ka ng reference kasi kung ang reason mo is sariling opinion mo lang, walang maniniwala sa iyo kasi sariling opinion mo lang eh. Hindi ko namimilit. Ito pa. Oh. Next na tanong, saan mo na mapapasa ng baptism ay prototype ng marka ng halimaw? Ano, sorry. Ano yung tanong mo? Pero balik dyan, balik ako muna yung cross ha. Bibigyan kita ng talata na ang cross galing sa Roman Empire. Hahanapin ko lang dahil hindi ako handa sa tanong na yun eh. Pero ipakita mo sa mga, yung isisend ko sa text ko sa'yo, ipakita mo sa mga manonood sa'yo na ito yung sagot ni Mark dun sa cross na galing yan sa Roman Empire. Okay, para wala, meron akong basihan. Wala naman kaming tutol na galing sa... Wala pala tutol eh. Teka, huwag ka muna maingay. Ay, umalis na. Ayun. Sige, ito ha. Hindi kita joke na. Kaming mga Katoliko, naniniwala naman kami na ang cross kung saan pinako ang Panginoon. Ay, naman pala. Thank you, Lord. Galing sa Roman Empire. Hindi pa nakailang talata. Hindi yun pagmamayari ng Diablo matapos doon tumulo ang dugo ng Panginoon. Yan ha? Nang tumulo sa kahoy na yon ang dugo ng Panginoon, banal na ang kahoy na yon. Akalain mo, dugo ng Panginoon nandoon, tapos sabihin mo, Diablo pa rin yon? Sa Diablo pa rin yon? Wow, tindi mo na? Barjan, do yung cross ba nasa simbahan niya? Natuluan ba ng dugo ni Yahushua? Nandoon na nga. Teka, tumimik ko muna. Nandoon na nga yung dugo ng Panginoon. Sabihin ko pa rin na sa Diablo. Oh. Yung nilalagay sa noon nyo, natuluan mo ng dugo yun? Nilalagay sa noon. Yun ay... Natuluan ng dugo? Yung sa simbahan nyo, kaibigan. Natuluan ba ng dugo? Tumimik ka muna. Huwag mo iparamdam na natataranta ka. Okay? Kung may pardon natataranta ka na yung kaba mo, lakas ng kaba mo, nararamdaman ko. Hindi, excitement yan, excitement. Kasi kulay yung oras eh, baka yung mga tanong mo hindi mo maubos eh. Huwag mo unlimited. Ay, wag kang mag-alala bro, kaya nga part 1 to eh, kasi alam ko hindi mo maubos. Sige, sequence tayo, sequence. Okay, next question. Sisabihin na pa sa mga tanong ko, nasagot niya. Ang mga ginagawa niya, kumbaw, puro. Paniniwala mo lang yan, kibigan. Hey! Sige, mag-comment down below kayo, mga kapuntos. Sabi niya, isip ko lang daw yun.
Oh, hinahamon ko ang mga viewers ngayon. Mag-comment doon kayo. Babasahin ko yung comment ninyo, ha? Oh, kung... Hindi, magtanong ko na lang, kaibigan. Sa yung oras natin. Teka! Huwag kang tumakbo. Magtanong ka na. Teka! Magtanong ka na lang. Kapulit ko yung mga kausap mo. Nakahilera. Nakahilera to. Okay? Sa magalala. Oh, babalikan kita, Pastor. Comment down below. Sabi niya, isip ko lang daw yun. Nalugi siya. Oh, sige, isip ko lang pala. Oh, sige, mag-comment kayo. Babasahin ko yung mga comment nyo. Okay. Hoy, Marcumba, asan ka na ngayon? Nawala. Oh. Eh, sige, magbasa ka na kasi bakit ko pakinggan ganyan? Eh, kakampi nyo lahat yan. Oh, unfair okay. Yun. Oh. Oh, yeah. Magtanong ka na lang, huwag kang tatakbo. Tanong ka na lang. Huwag mo kasi sasabihin kasi na isip ko lang yun. Kasi sabi mong isip ko isip lang yun. Isip Katoliko, na mga membro nyo, mga kasama nyo, mga pari nyo. Okay. Oh, sa isipan niyo yan. Pagkumpaw, ang sinadya ko ito para ipakita ng mga pinagsasabi mo, walang ebidensya. Umamin ka na nga, kaibigan. Pang limang tanong. Pang umamin ka na. Hindi, Padrejado, di ba umamin ka na yung cross galing ka sa Roman Empire? Umamin ka na nga, oh. Di ba nga ako nagbibigay ng talata? Oh, pati yung Pentecost, sabi mo yung Pentecost, hindi yun ang araw ng Pentecost. Ang dami mong sinasabi, hindi totoo eh. Di ba? Oh. Oh. Hindi ka nakapuntos. Magtanong ka na lang. Tumahimik ka muna. Hindi ka nakapuntos doon kasi tinuluan ng dugo ng Panginoon nyo. Kaya nga, ang symbol ng Christianity ay cross. Ay, yung cross ba sa simbahan nyo, kaibigan? Ah, sige, tanongin kita. Yung cross nyo sa simbahan, natuluan ng dugo kita, ha? Tanongin kita, ha? Ano ang main symbol ng Christianity? Ano? Ang main symbol ng Christianity? Ha? Ano? Simbolo? Ano, teka lang ha, sandali lang. Hindi ako ready sa tanong mong yan. Ang pinakasimbolo niya is, hindi ko alam ang symbol ng love eh. Teka lang ha, pinakasimbolo talaga ng is love. Pero, teka lang, ko. Isipin ko. Ang tanong ko, symbol ng Christianity, ano ang main symbol ng Christianity? Wala niyan. Wala sa scripture. Basahin mo nga ako na simbolo ng... Tanongin, tanong kita. Ano ang main symbol ng Christianity? Ano? Teka lang ha, ano nga ba? Para sa akin kasi love eh. Yun ang simbolo talaga ng Christianity, Islam. Okay, okay. Tanungin, lang, natin. Tanungin natin si Google kung love ba ang sagot, okay? Ay, nako. Oh, sige na, puro ka. Referensya, wala ka sa Bible. Oh, eh, mas maganda kasi na ano eh, na meron tayong batayan, ano? Hindi, yung puro... Tanong, kaibigan. Sinasadya ko ito. Mark Umbaw, sinadya ko ito para ipakita na puro ka lang gawa-gawang kwento. Yeah, huwag kang magpigil, huwag mo kong pigilan. Oo. Oh. Main symbol of Christianity. Tingnan natin. Ano kaya ang lalabas na resulta? Cross! Cross! The principal symbol of the Christian religion, recalling the crucifixion of Jesus Christ and the redeeming benefits of His passion and death. Tama ba itong binabasa ko? Mali ito. Mali, kasi hindi mababasa sa Holy Scripture. Oh, tanong na, kaibigan. Tanong na. Okay. Next question. At least, nakita ninyo. Gawa-gawang kwento, di ba? Next question. Panglimang tanong. Pang-anim na tanong. Saan mo naman nabasa na ang confirmation ay prototype ng marka ng halimaw? Ano? Confirmation? Sorry? Ano? Confirmation. Kumpil. Kumpil. Yung kumpil. O, kasi nga doon sa cross din. Saan na ang kumpil ay... Saan mo nabasa na ang kumpil prototype ng marka ng halimaw? Kasi yung cross, hindi yun na natuluan saan ng mo dugo ni Yahushua. Yung cross na nilalagay saan, sa noo. Saan mo nabasa? Ang tanong ko, saan mo nabasa? Walang verbatim. Ulitin ko ulit. Walang verbatim. Ito, pasagutin mo, kaibigan. Walang verbatim, pero yung cross kasi galing yan sa Roman Empire, kaya kayo succession. Ngayon, pinagmamalaki mo, natuluan kasi yung kahoy na ginamit kay Yahushua sa cross, natuluan ng dugo kaya naging banal. Pero yung cross nyo at yung kumpil, lahat na nilalagay nyo sa noon nyo, ay hindi natuluan ng dugo ni Yahushua. Kaya yan ay hindi valid. Hindi pwedeng ihalintulad doon sa cross na ginamit ni Yahushua sa Calvary. Hindi pwedeng itulad kasi hindi natuluan. Yun ang katwiran mo, kaibigan eh. Sinusundan ko yung katwiran mo. Yung katwiran mo, diba? Walang tibay. Ako na may ebidensya, giba? Ikaw na walang ebidensya ang siyang naging matibay? Sige, tanong na po. Huwag mo lulukoy ng mga tao. May ebidensya kong binabasa eh. Diba, tanong na po.
Ganyan. Yan. Kaya kita ilalaglag dito. May part 2 pa ito. Tandaan mo. Okay? Sige. Ito Okay po yun. Ito Ano pa. Po? Tatak naman sa ano, sa kanang kamay o sa kamay. Yung mga tradisyon nila, yung mga sacraments nila na kung saan against sa ebanghelyo. Yung mga sacraments nila na kung saan against sa ebanghelyo. Yan. Ang makukuha ng tanong ko. Sabi niya, ang sacraments daw ay against sa ebanghelyo. Yes. Okay. Amen. Next question. Saan natin mababasa na ang mga sacraments ay against sa ebanghelyo? Verbatim, wala. Pero yung ginagawa niyong kumpisal, yung pagbabautismo sa sanggol, yung kumpil na hindi niyo na binabautismuhan yung nananampal, kung kailan nanampalataya ng tao kay Yahushua, kung kailan nananampalataya, kumpil lang hindi babautismuhan dahil nabautismuhan na ng bata. Kung kailan natuto ng manampalataya, saka lang, saka igukumpil, hindi babautismuhan. Ang sabi, sumampalataya at mabautismuhan. Marami pa yan, mahaba para pag-usapan, pero patunay lang yan na lahat ng pinagtuturo nyo ay wala sa scripture. Okay. Pinagtuturo ng Iglesia Katolika na si Kristo ay tunay na Diyos, nasa scripture o wala? Nasa scripture. Wala naman, hindi, wala naman, nabanggit ko ba kaibigan yung tunay na Diyos sa sacrament nyo? Yung ba yung tinulik sa ako sa sacrament nyo? Hindi, sabi mo kasi, ang mga pinagtuturo namin, wala si scripture. Yung sacrament, sacrament, oh. Gaya ng kumpil. Oh. Pagiging piloso po yan, kaibigan. Pagiging piloso po yan. Hindi lahat. Ikaw talaga. May tama kayong tinuro, pero marami sa tinuro nyo. May tama okay. Kayong tinuro kasi nga, nagpapanggap kayong next. Tupa. Yung pala, next. Kayo ay naglalabang lobo. Next na. Wala naman. Next na. Kasi nakita ko na yung ano nila eh. Nakita ko na yung mga comments nila. Okay? Next naman. Isa sa mga sacraments namin ay yung baptism. Yes. Saan natin mababasa na ang baptism ay against sa ebanghelyo? Yung hindi tamang paraan ng bautismo, saan, against bro? Sa ebanghelyo. Saan natin mababasa na ang baptism ay against sa ebanghelyo? Isa yun sa mga sacraments. Walang mababasa. Pero yung bautismo nyo, yung bautismo na ginagawa nyo, okay? Yung bautismo ang ginagawa nyo, sabi nga, di ba, may mga darating na antikristo, magpapanggap na Kristo, magpapanggap na tamang bautismo, magpapanggap na tamang aral, magpapanggap na tagapagligtas. Maraming magpapanggap. Kaya yung bautismo nyo, yan ang nagpapanggap na sa Diyos. Yan yung isang bulaang katuruan na galing sa bulaang propeta na kung saan parang tama, parang Christianize eh. Parang para sa Kristiyano, bautismo. Pero saan? Bata, walang alam. Tapos paglaki na, wag nang bautismuhan niya. Kung kailan sumasamba na yan, kung nananampalataya na sa Diyos yan, saka hindi ba bautismuhan ng Katolikan? Malaking pandaraya ng Roman Catholic. Kaya pinakamanggaling na manluloko na simbahan, Roman Catholic talaga. Kasi pinatwist yung next nasa na, balata. Next na. Dahapan sa sagot mo eh. Ito na. Next naman na tanong. Next. Isa sa mga sacraments namin, ang Sacrament of Confirmation o kumpil. Yes. Saan naman natin nababasa na ang kumpil ay against sa ebanghelyo? Wala. Pero yung sumampalataya, kailangan bautismuhan. Na kung saan, hindi na ginagawa ng Roman Catholic. Kinalaban yung bautismo kasi, sabi, sino ba na sumampalataya? Bautismuhan. Sumasampalataya na. Kung kailan marunong na sumampalataya, ang gagawin ng Katoliko? Kumpil, magbautisman, nabautisman na ng bata yan eh. Okay. Talagang panluloko ng Roman Catholic, Sa relihiyon niyo ba meron kayong pag-aalay sa mga bata? Meron wala? Yes na yes. Mm-hmm. Ang inialay niyo ba mga pangalan na lalaki lang? Hindi, lahat. Babae, lalaki. Babae. Saan sa Biblia din mababasa na pati ang babae iaalay? Verbatim wala, no? Walang verbatim yan. Pero hindi natin topic yan, kaibigan, kaya hindi ko makuha yung talata. Pagka mamaya or bukas, pag nahanap ko, isi-send ko sa messenger mo, ipakita mo sa tao kung ano yung sagot kong talata dyan. Kung bakit kami yung talatang sumusuporta, kung bakit kami nag-aalay. Okay? Lalaki, babae, inaalay yan sa Diyos. I-dedicate, i-dinadala. Ay, wow. Kung mabasa ko, bro, sa Biblia, bro, na ang iaalay pang-ani na lalaki lang, ha? Minimum mali ka.
Hindi ako amin na mali dahil tilang yan man ang talata. Kung may talatang ganyan, huwag mo limitahan yung ibang talata. Kaya Oh, sige. bibigyan kita ng talata na lahat ng bata. Okay? Sige. Ang nabasa ko sa aklat ng Lucas ay pangani na lalaki lang ihaalay. Saan mo nabasa pati ang babae ihaalay? Sabi ko nga sa'yo, ihahabol ko na lang yan kasi hindi yan ang topic. Marka ng halimaw tayo eh. Okay? Marka ng halimaw tayo, ipapahabol ko yan bukas, bukas o susunod araw kasi may pasok ako. Ipakita mo yan sa live mo yung talatang ibinigay ko. Okay? Hinabol ko kasi sabi mo kasi yung aming turo wala sa Bible. Eh kayo pala, yung turo nyo wala rin sa Bible. Eh wag ka muna magbintang kaibigan kasi hindi ko pa... Sinabi mo ngayon lang eh, ngayon lang. Next, itanong. Itanong, okay? Isa sa tandaan ninyo ha, mga nanonood ha, wala pa siya sa nakawalong tanong na ako, wala pa sa isa sa mga tanong ko ang nasagot niya ng tama. Ikasyam na tanong. Isa sa mga sacraments namin ang sacraments of ikasampung tanong na pala. Isa sa aming sacraments ang sacraments of penance o kumpisal. Saan natin nababasa na ang kumpisal o paghingi ng tawad ay against sa ebanghelyo? Dahil una, wala tayong lalapitan, kundi ang tagapagligtas hindi si Mary, hindi yung pare. Okay? Walang ibang tagapamagitan. Walang ibang tagapamagitan. Hindi ang tanong bro. Ang tanong ko, saan natin mababasa na ang sacraments of penance o kumpisal, paghingi ng tawad, ay against sa ebanghelyo? Ang talata, kaibigan, hindi ako magkamali, 1 Timothy 2:5 yata, yung isang Diyos at isang mediator. 1 Timothy 2:5. Kung hindi mabasa sa 1 Timothy 2:5 na against sa ebanghelyo ang sacrament of penance, sa amin mo sinungaling ka? Hindi ko aminin kasi hindi ko nasasabing verbatim eh. Ang sinasabi ko dyan, yung tagapamagitan, yung pari inyo na namamagitan sa Diyos at sa tao? Okay. Namamagitan sa Diyos at sa tao? Siya ang magpapatawad? Oh, grabe naman kayo talaga oh. Wag niyo lukuin ang tao. Verbatim, walang mababasang masama ang kumpisal. Okay? Okay. Pero yung namamagitan na yung pari nyo sa Diyos at sa tao, isa lang ang tagapamagitan. Pati nga si Mary, nagiging tagapamagitan yun eh. Yun ang against na against. Bro, ikalawang Samuel 12:13, mayroon bang tao na magitan sa Diyos at sa tao? Mayroon ba? Wala, pero may ginamit. Oo, ginamit. Ang tanong ko, meron bang taong namagitan sa ikalawang Samuel 12:13 sa Diyos at sa tao? Meron ba taong namagitan? Hindi. Kung mabasa ko namagitan si Nathan kay David at sa Diyos, aminin mo sinungaling ka. Hindi tagapamagitan tawag dyan. Ang tawag dyan, ginamit siya para ipahayag yung kaparusahan, naging daan siya ng pahayag ng kalooban ng Diyos para makarating kay Samuel ba yun? Asan sino yung sasabi mong tao? Nathan. Okay. Samuel. Okay. Ano, sino ba yun? Sino ba yun? No, nalit. Next question. Next question. Basahin mo, kaibigan. Oh, sige. Hinahabot niya akong basahin eh. So, basahin na lang natin, ano? Ikalawang Samuel 12:12 hanggang 13. Oh. Unang Samuel pala yun. 12:12 hanggang 13. Ito sabi. Yan. Teka ha. Kalawang Samuel yata yun eh. 12:13. Ito pala. Ito. Teka. Gusto niya basahin ko sa lahat eh. Okay no? Ito. Basahin natin. Yan. Okay, sinabi ni David kay Nathan. So si David ay nagsalita kay Nathan. Nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Tanong, tama ba na si Nathan ang hinarap ni David gayong kay Yahweh siya nagkasala? Tama ba o mali? Tama. Ginamit si Nathan para iparating sa kanya yung kaparusahan ng kanyang nagawa na mamamatay ang kanyang anak na hindi alam ng mga pari nyo. Dinaan yung salita ng Diyos kay Nathan, hindi para si Nathan ang magpatawad. Pinarating niya na pinatawad ka ng Diyos ang mananagot ng
ng kasalanan mo ay yung anak mo. Hindi katulad ng pari nyo, kahit nagsisinungaling, patatawarin. Naluloko siya ng mga nakukumpisal sa kanya kasi wala ang Diyos sa kanyang panig. Hindi siya pinupuspusan ng Holy Spirit ng Diyos para malaman niya kung ano ang... Next question! Next question! Sinata na nilapitan ni David, pare o hindi? Ah, pare. Ayun. Pare. Okay. Bakit siya lumapit kay Nathan gayong pwede naman siyang dumirekta sa Panginoon? Kasi sa Old Testament, kaibigan, sa Old Testament, may ang pakikipag ang pakikipag ugnayan ng Diyos, may ginagamit na tao. Ayun. May ginagamit na tao. Ngayon, kaya nung namatay na si Yahushua, okay. Diretso na tayo. Napunit na nga. Kaya nga tayo pwede. Yung pare, wala nang pare-pare. Kaya nga okay, diretso na tayo okay sa loob ng templo. Kaibigan, kaya na wala nang pare. Eh ngayon, may pare pa rin kayo. Ano ibig sabihin? Okay. Sabi mo, hindi walang pare. Hindi nakasunod sa sabi mo, bro, walang pare. Kung mabasa ko na si Apostol Pablo ay pare, aminin mo sinungaling ka na naman uli. Hindi ko aaminin. Ang ibig ko sabihin ng pare, yung pare na sa kanya lamang magpapahayag kasi lahat na tayo kaibigan naniniwala akong pare si Apostol Pablo eh, talo nga pare eh yun ang problema sa'yo Brother Jando basta nakabasa ka parang akala mo ang hindi mo na kinukuha yung meaning eh ako pare ka kung sa Diyos ka pare ka pare ako pare lahat na sumasampalataya sa Diyos eh gagawin tayong pare lahat. Oh, ay natural may pari pa, pero hindi katulad ng pari noon na siya lang talaga pwede pumasok sa templo na mag-aalay, na pwede humawak ng kaba ng tipan. Kasi, punit na yung ano, yung kurtina. Pwede na tayong lahat. Nilinis na tayo ng dugo ni Yahushua. Kung kayo, hindi pa kayo nililinis at yung pari nyo lang ang nilinis, eh, wala. Okay. Kawawa naman kayo. Naiwan kayo sa lumang tipan. Naiwan okay kayo sa lumang tipan, kaibigan. Oh, okay, direkta pala, napunit na kaya direkta na. Itong inutusan dito sa Juan 20:23. Ito ba ay taong papatawad dito, pare ba o hindi? Anong talata? Kaibigan. 20:23. Ang inutusan okay dito mapatawad okay pare o hindi? Okay. Pare. Ayun. Ang inutusan diyan apostol. Kaya nga yung inutos sa kanila, inutos turuan nyo gawin lahat ng inutos ko sa inyo na gawin din nila. Ano yan? Yan 2023. Yung authority magbautismo, magpatawad sa pamamagitan ng bautismo, ha? Yung pagpapatawad sa pamamagitan ng bautismo, gawin nyo, dahil inutos ko sa inyo yan, na gawin din nila. Gawin din natin. Lahat ng sumasampalataya kay Yahushua, gawin ng mga apostol, gagawin ng mga succession, yung mga succession ng apostol, lahat ng ginawa nila sa John 2023 na yan, yung ang patawarin sa lupa ay patatawarin sa langit, ay igapos, bla bla bla, kung ano man yan, hindi ko kumisado yan eh. Ang sabi dyan, sa Matthew, bago siya umakyat, lahat ng inutos ko sa inyo, ha? Lahat ng inutos ko sa inyo, iuutos nyo na gawin din nila. Gawin din nila. Ibig sabihin, ano ibig sabihin? Yung pagpapatawad na yan, nasaan? Confession, nasa bautismo. Yung kapatawaran, nasa bautismo. Lagpas na. Oh, ito naman. Next naman. Ito naman. Patunayan ko na ang halimaw ay mismo yung Roman Catholic Church. Yun. Tanong. Saan naman natin mababasa na ang halimaw ay ang Roman Catholic Church? Nasa ano yan? Revelation 17:7-8. Okay. Revelation. Kung hindi mababasa sa Revelation 17:7-8, na ang Roman Catholic Church ang halimaw, aminin mo sinungaling ka na naman uli. Ay, hindi ko aminin kaibigan, wala pang pangalang Romano Catholic, unang pangalan ng Pilipinas eh. Eh pero, tingin mo ha, yung halimaw, yung Mother of Harlot, siya yung halimaw. Sa Revelation 17:7-8, di ba, naging siya, wala na at darating. Sino yung naging siya? Wala na, pero darating. Ano katuwiran ni June Ray? Ano sabi ni June Ray? Tapos na daw yun. Hindi oh, sa Revelation 17:7-8, naging siya. Wala na at darating. Sino to? Yung Mother of Harlot to ha? Ang halimaw. Oh. Okay, ito pa. Next question. Next question. Ang Mother of Harlot, ang Little Horn, bakit? Dahil wala nang ibang tutupad nito kung hindi ang Roman Catholic Church.
Yan, yan. Yun lang muna pagkukuhanan ko ng tanong ko. Okay? Eto, tanong ko ngayon sa'yo. Saan natin mababasa na ang Roman Catholic Church ang mother of harlots ng Revelation? Okay. Maraming talata yan, kaibigan, na magdamag tayo yan. Oo. Unang-una, yung headquarters niya yung Vatican. Kahit isa lang. Sa, yung pinaka-the-best na talata mo, saan natin mababasa? Pinaka-the-best talata mo, pinaka-the-best na version, saan mo mababasa na Roman Catholic Church ang mother of harlots ng Revelation? Oh, ano na lang, yung ano yan, yung ano na lang. Sa dami kasi niyan, hindi kasi ako, hindi isa kasi lang matibay kung isa lang eh. Pero sige, mag-isa, bibigyan ako isa. Ko. Oh, isa lang. Dito isa sa... lang. teka lang. Yung ano na lang, Revelation 13, 17:3 yata to. Okay. Revelation 17:3. Kung hindi mababasa sa Revelation 17:3 ng Roman Catholic Church ang mother of harlots, aminin mo sinungaling ka na naman uli. Hindi, kasi ang Roman Catholic wala sa Holy Scripture, kaya nga unang ebidensya na hindi yan tatag ni Yahushua. Unang-unang ebidensya yan. Pangalawa, kaya hindi mababasa yung Roman Catholic dahil dahil kailan lang sila sumulpot, sulpot sila, totoong sulpot. Born again, makikita mo, nasa panahon na ni Yahushua, pinapangaral na. Tapos pangatlo, kaibigan, katangian ng Roman Catholic ang tinutukoy ko. Bakit sa Roman Catholic ang tinutukoy ng scripture? Katangian, hindi pangalan ng simbahan. Katangian. Iisa-isahin ko kaibigan yung katangian. May siyam na katangian. Unang-una, okay. Una, headquarters nila, yung Vatican City. Pangalawa, yung full of grace of authority, yung blasphemy, di ba? May authority silang gawa ng doktrina nila. Yung pananamit nila, yung kanilang ano, yung pinanggalingan, kaugnayan nila sa Roman Empire, si Ignatius, Constantine, yung Roman Empire. Tapos yung di ba, nagiging vicar of Christ si ano, si yung pare, yung larawan, mahilig sila sa larawan, may magpapatupad ng larawan ng hayop. Tapos pagbago ng panahon at ano, kautusan. Tapos tingnan mo, may Asian Babylon at may modern Babylon. Sino yung modern Babylon? Sino Okay. yung modern Babylon? Sino yung ikalawang Babylon niya? Okay na, tapos na oras mo. Okay. Ang Roman Catholic, yung sinasabi mo, mother of harlots, marami kaming saints, mga santo. Sarilihin yun mo ngayon, marami kayong mga santo? Ah, marami. Lahat ng mga propeta, okay, apostol. Bigyan nga ng pangalan, bro. Kahit limang santo lang. Limang santo lang na member ng iglesia. Apostol. Okay. Limang santo lang na kaanib sa iglesia kinaaniban mo ngayon. Limang santo lang. Ay, wala po ako sa authority para maghusga niyan. Okay, wala ako sa authority. Yung sa inyo, biblical ba 'yon? Kaibigan, yung canonization. Sa amin lima canonized ng santo. Biblical ba 'yan? Kaibigan, wag niyo ganyan. Ibigay yung bigat sa isang tao na hindi mo nababasa sa scripture na pamatayan ng Diyos. Wala ang tanong ko, bro. Meron ba kayong santo sa simbahan niyo? Kung meron, yes. Pangalan ka nang magbigay ka ng lima. Lahat ng character ng Old Testament at New Testament, yun na sigurado lima, ko eh. Limang pangalan na naging Pedro, santo. Pedro, Pablo, Mark, John. Teka. Huwag mong gamitin ang mga apostol dahil sa amin yung nakalibing lahat. Okay? Ay, parang Babylonia. Sinunod, nilibing din sa kanilang iba-ibang lugar para maging sagrado ang... Bro, teka, wag ganyan, bro. Mukha kang ano eh. Ano ba tawag term diyan? Sa ibang term diyan, no? Parang nawawala sa sarili. Huwag mong gamitin si Apostol Pablo, Apostol Pedro, kasi lahat ng mga apostol, maliban kay Judas Cariote, nakalibing sa simbahang Katolik. Huwag mong gamitin yon. Ang sabi ko, membro sa iglesyang kinaaaniban mo, kahit limang santo lang, magbigay ka. Oh, magbibigay ako, kaibigan, ha? Ang iglesyang kinaanibang ko, yung iglesyang tinayo ni Yahushua, na kung saan membro lahat ng apostol, lahat ng propeta, at lahat ng tauhan na naniwala kay Yahushua. Yan po. Marami po yun, sobra. Too many to mention. Sinong apostol ang nakalibing sa iglesyang kinaaniban mo? Wala, dahil hindi naman yan. Una, walang patunay na totoo talaga mga chismis na pinagkakalat ng mga Katoliko. Pangalawa, si Nimrod, ganun din ang ginawa, kinopya ng modern Babylon, na kung saan yung
pinagchap-chap-chap-chap yung katawan ni Nimrod kung saan yung bahagi naging sagrado yung kanilang simbahan. Pangatlo, may talata ako yan, ang mga naglilibing, ang nagbibigay pugay sa mga libingan, mga Pariseo at Sadiseo. Hanapin ko maya-maya, ibibigay ko sa iyo na ang nagbibigay papugay sa mga santo ng libingan ay mga Pariseo at Saduseo. At walang apostol na gumawa niyan. Magbigay ka ng talata na merong gawang apostol niyan. Kundi Pariseo at Saduseo ang gumagawa niyan. Na ginaya, prototype ng pare ng Katoliko. Di ba yung pare ng Katoliko? Ginagawa naman nila ngayon. Ginagawa ng Saduseo at Pariseo. No, Old Testament yan. Oo, wala kang ebidensya ako. May ebidensya ako kung sa amin nakalibing. At ang author mismo, Baptist. Ha? Mayroon ako. Ang author mismo, Baptist. Sa amin nakalibing. Siya mismo ang nag-aamin. Ako may ebidensya, ikaw wala. Ito naman ngayon. Kaya nga ayoko nga maniwala sa ganyan. Kasi ang gumagawa niyan, Saduceo at Pariseo, walang apostol ang gumawa niyan. Walang gumawang apostol niyan. Ang Baptist Church ay Saduceo, Pariseo, ganun? Sumunod sila doon, katulad nyo. Hindi, yung basihan sa scripture, next basihan question. Sa scripture, ang gumagawa next. Niya sa scripture, Pariseo at Sadiseo. Next question. Speaking of Nimrod, saan mo na nabasa na si Nimrod ay sun god? Hindi ko nabasa sa Holy Scripture. Tapatan tayo, hindi ako dogmatic na nasasabihin na tamang-tama ako sa paniniwala kong yun. Base lang sa research ko, kaya nga ayokong gawing doktrina yan, nababanggit ko yan dahil gusto ko ipagpatibay yung mga tiyaring sun god ng Egypt, sun god ng Egyptian, okay? Na merong naipasa yung pagiging, yung Diyos ng Egypt galing, may impluensya ng Babylon. Ninimrod. Kaya, ang patunay niyan yung mga riburibulto, yung mother and child, yung araw, hindi yung buwan, yung cross, may cross pala yan eh, na may trace pa. Ang tanong ko, saan mo nabasa na si Nimrod ang sun god? Wala sa ano, kaibigan, wala akong nabasa sa Holy Scripture, tinatapat na nga kita, di ba? Wala ako nabasa sa Holy Scripture kaya hindi ako dogmatic. Sa referensya, bro. Tama ako dyan. Okay? Pero ang sinisigurado ko sa'yo, may mga relics, may mga nahanap silang artifacts na yung sa Babylonia, merong mga araw, cross, mga buwan, stars, mga solar wheel, tapos may mga pagsamba sila sa itinataas yung parang sa Katoliko tinataas yung parang araw. Yun, may mga ganung picture na na-trace back nila sa Babylon na ipasa sa Egypt, na ang Egypt yata ang alam ko ha, ang talagang na ang nag sumasamba sa sun god. Na kung saan ang matitrace natin nang galing sa Babylonia. Oh, yun. Hindi yan biblical, kaya nga sabi ko, hindi ko yan ipipilit kasi nga wala yan sa Biblia, wala sa Bible yan. Kung nabanggit ko man yan, hindi ko yan doktrina. Hindi ko ginagawang doktrina na kung saan ikaka-impyerno ng mga Katoliko, hindi paniniwalaan. Ang ibig sabihin ko ng doktrina, kaibigan, pag hindi mo pinaniniwalaan yung doktrina ngayon, ika-impyerno mo. Hindi kayo maniwala si Nimrod ay sun god, wala namang problema yun, hindi mo nakaka-impyerno yun. Kaya hindi ko ginagawang doktrina yun. Gusto ko lang maging malinaw. So, sinerge ko dito, is Nimrod the sun god? Ang sagot dito, ganito. In various ancient cultures, Nimrod is often associated with figures of prominence, but not necessarily as a sun god. Tama bang binabasa ko dito na si Nimrod hindi siya ang sun god? Yes or no? Tama yung binabasa mo, yun ang nabasa mo, pero wala tayong... Hindi ko yan kinukontra na yun ang pananaw niya kasi may kanya-kanyang opinion ng tao, kaibigan. May mga scholar, kaya nga sabi siya, huwag tayong maniwala sa mga scholar kasi sila nagsasalungatan. Kung may mabasa naman ako na tinuturo naman si Nimrod, dapat ano na mangyayari? Wala na tayong tatayuan. Di ba? Kasi kontrahan na sila. Sige, ilabas mo, bro. Hinahamon kita. Ilabas mo. Walang oras ngayon. Ano yan eh? Video. Video. Na meron silang mga artifacts. Video. 'Di, yung mga artifacts na nakuha nila.
Naka-trace back daw yan sa ano. Okay. So wala na naman again. Move naman ako sa next question ko, okay? Ito naman ang next question ko. Kung ang Roman Catholic Church ang tinutukoy na Mother of Harlots, ano naman ang kahulugan ng pulang halimaw na kanyang inuupuan? Yung Red Dragon. Siya yung Red Dragon na ang Anong counterpart ng kahulugan ng Red Dragon? Kalatayan. Ha? Anong kahulugan ng Red Dragon na siyang inuupuan ng Mother of Harlot na sabi mo ang Roman Catholic Church? Ang hanapin ko yung talata, yung inuupuan ni na Red Dragon na red na halimaw, scarlet na beast, scarlet colored beast. Yan ay magbibigay sa kanya ng kapamahalaan. Hindi, ano ang yun? Tanong ko, ano ang hanapin ko talata, ano kaibigan. Ini-explain ko na, kaibigan. Ini-explain ko na. Pakinggan mo na muna. Sandali, pakinggan mo muna. Hanapin ko yung talata na yung Red Dragon, yung Red, yeah, toto. Ito yung talata. Teka lang, ha? Ang talata ay basahin natin sa Revelation 12:3-9, 3 and 9, Revelation 17:3, magkakaunig yung talatang to, ha. Tapos yung nagbigay ng kapamahalaan nasa Revelation 13:4, 13 verse 4. Hindi, ulitin hindi. Ko lang. Ulitin ko lang. Hindi, papaliwanag ko na. Papaliwanag ko. Alam ko yung tanong mo. Naiintindihan ko tanong mo. Yung Red Dragon tsaka Scarlet Colored Beast, yan yung Holy See. Bakit Holy See? Kasi yung Holy See, Holy Seat. Bakit nagkataon na sasakyan mo, di ba? Pag sinakay mo, uupuan mo. Bakit ko sinasabing Holy See yun? Kasi sa Revelation 13:4, nagbigay ng kapamahalaan. Saan? Sa halimaw na nakaupo sa Red Dragon, yung sa nagbigay ng kapamahalaan sa Mother of Harlot may kaugnaya tugma dun sa Red Dragon at Scarlet Colored Beast. Isa lang ang tinutukoy na yan, eh. Isa lang ang tinutukoy niyan. Ngayon, yung Red Dragon at Scarlet Colored Beast, yan yung magbibigay ng kapamahalaan. Na kung saan, ano yung inuupuan ng Papa si? Holy See. Ano yung meaning ng Holy See? Holy Seat na inuupuan, sinasakyan. Yung inuupuan na niyang yan, yung kapangyarihang niyang yan, mawawala ka dahil uhubaran siya niyan at lalabanan siya niyan, didigmain siya niyan, eh. Yung kapangyarihan na meron siya ngayon, yan din ang gagamitin ng Diablo. Bro, nagpaliwanag ka na sa debate niyo ni John Ray. Naghayag ka. Sige. Tubig. Sige, kuha ka ng tubig. Uhaw na uhaw. Tuloy. Wag na masyadong mahaba ang paliwanag, bro, kasi nakapagpaliwanag ka na doon kay John Rey. Sagutin mo na lang yung mga tanong ko. Ano ang kahulugan ng pulang halimaw na kanyang inuupuan? Kahulugan yan ay Holy See. Saan talata? Holy See. Yung ang basehan ko siya yung Revelation 13:4 na nagbigay ng kapamahalaan sa Vatican City. Ang Vatican City ay inuupuan ng Papa si, yung leader nila, ang inuupuan niya yung Holy See, na kung saan yun ang nagbibigay ng kapamahalaan. Kaya powerful siya, oh. Makikita mo hindi ordinaryo kapangyarihan ng pinanggagalingan ng Holy See na yan, eh. Hindi ordinaryo. Saan tinuro ng Iglesia Katolika na ang pagiging obispo ng mga obispo sa Roma ay nagmula sa Romanong Imperyo? Wala. Hindi aamin ang Diablo, ama ng kasinungalingan. Ba't aamin yun, kaibigan? Para naman tayo nagiging grade 1 yan. Aamin yung magnanakaw sa ginawa niya? Okay. Ginagawa mo naman bata, kausap mo, kaibigan. Ginamit mo ang term little horn. Yan, yes. Ha? Ayon sa Bible. Ayon sa Bible, ang little horn ay isa sa mga hari ng Fourth Kingdom. Tanong, ang Roman Catholic Church ba ay hari o iglesia? Iglesia na naging ano yan, eh, naging religious state yan, na anong tawag niya sa hari niyo? Parang ano ba tawag niyo? Sandali, ah. Takot din, bro. Ano yan, bro? Hari ba ang Roman Catholic Church o iglesia? Yung ano, yung Vatican City, kaharian na ngayon yan. Government na yan, eh. Ang namumuno. Hindi ko tinatanong kung kaharian ba o hindi. Ang tanong ko, hari ba ang Roman Catholic Church o iglesia? Ganto yung kaibigan, ha? Ganto yung kaibigan. Nagmula siya sa kaharian ng apat na halimaw. Ano yung apat na halimaw? Roman Empire.
Linawin ko yung talata, kibiyam, na wag mong guluhin yung tao. Nanggaling yung little horn, yung sungay na usbong, dun sa beast, yung ikaapat na halimaw. Wala na yun ngayon, kaibigan. Wala na ngayon yung Roman Empire. May patunay yan na nagpatuloy yan dahil dun sa little horn, dun sa paa ng bakal at binti. Hindi yan ang tanong, bro. Hindi yan ang tanong. Ang tanong ko sa'yo, ano ang Roman Catholic Church? Iglesia ba siya o hari? Iglesia. Iglesia. Ang little horn, hindi siya... Ayon hindi sa siya... Daniel. Ayon sa Daniel 7:25, ano ang little horn? Hari o iglesia? Nalimutan ko kung talagang kaharian na nabang... kasi yung turn horns, hari yon. Pero nagiba yon. Ewan ko lang kung nabanggit yung little horn na hari. Sorry ha, iriribihin ko uli yan. Pero ito sigurado ko, kaibigan. Ito sigurado ko. Patunay na nagpatuloy yung pang-apat na beast, yung Roman Empire, sa pamamagitan babasahin ko, little horn. Babasahin ko, babasahin ko ha. 7:24 ng Daniel. Di mo pala alam yung mga talata pala eh. Ang sampung sungay ay ang sampung hari na maghahari sa kahariang yon. Papalit sa kanila ang isang hari na iba kaysa kanila okay, at ipapagtak niya ang tatlong hari. Okay, itong papalit na hari na ito, ito ba yung little horn? Yes or no? Yes. O, di hari. Hari siya. Yung little horn, ano? Hari. Anong? Ayon sa Biblia, ang little horn ba ay hari o iglesia? Kombinasyon niya ng pagiging kingdom at pagiging iglesia. Bakit? Kingdom. Kasi imagine, Vatican City, di ba little horn? Lungsod yan, kaibigan. Ulitin ko ang aking tanong para makita pa. Para yes. Makita ng mga viewers na binabaluktot no ng Biblia. Para maintindihan din nila. Oh, ang reason ko nito para makita nila na binabaluktot mo ang Biblia. Ulitin lang. Ulitin ko. Yes. Ayon sa Daniel 7:24, ano ang little horn? Hari ba o iglesia? Kombinasyon niya ng lungsod, dakilang lungsod, hindi yan ang tanong ko. Hari. Hindi bakit? Ko. Teka, bakit? Hindi ko yung tanong ko kombinasyon ba o hindi. Bakit? Bakit mo ayaw mo pasagutin? Sandali, kaibigan, may 1 minute ako, di ba? Hindi mo sinasagot ang tanong ko eh. Sabi ko hari, kaibigan. Hari. Hari. Okay. Pasagutin mo ako, kaibigan. Okay. Hari siya dahil, di ba tinatawag na Pontifex Maximus yan? Hari yan eh. Pontifex Maximus. Tingnan mo sa Vatican, sino ba yung hari-harian doon? Sino ba yung leader na mumuno doon? Sino yung niluluhuran doon? Sino yung pinaglilingkuran sa Vatican City? Ang Pope, yung papacy. Anong ibig sabihin? Ha? Ang ibig sabihin, yung little horn na yan, pasok na pasok talaga yung katangian ng papacy na sa Vatican City. Kasi maliit na bansa yan, maliit na lungsod yan, na pinamumunuan ng isang religious leader. Na kung saan, siya ang gobyerno doon. Ang hari is gobyerno. Siya ang nasusunod. Siya ang batas. Siya ang judicial. Siya ang lahat. Oh. Eh talaga. Ibig mo bang sabihin na ang Pope ang King of the Vatican City? Yung ba ibig mo sabihin? Hindi siya tawag. Pero nature niya. Hindi 'yun ang tanong. Ang tanong ko, ibig bang sabihin na ang Pope ang King of Vatican City, 'yun ba? Hindi kasi monarchy ang type of government ng Hindi ko marinig si Umbaw. Pero teka, ano nangyari? Hindi ko Nawala ako? Narinig mo ba ako dyan, Brother Aljan? Opo, narinig ka, Bro JD. Okay, so kasi hindi ko marinig si Brother Umbaw eh. Ulitin ko yung tanong ko. Ang Pope ba? Ang hari? Sabi mo kasi sila yung hari-harian dun eh. Hari-harian dun eh. Ang tanong ko, ang Pope ba ang hari ng Vatican City? Yes or no? Hindi tinatawag na hari, pero siya ang tumatayong hari ng Vatican City. Siya yung pinakapinuno eh. Okay. Oo, siya yung pinakapinuno. Itatanggin niyo ba yan? Kung mabasa ko na ang Pope is not the King of Vatican City, aminin mo naman, Liz, sinungaling ka na naman. Hindi, alam ko yung kaibigan. Kaya nga sabi ko, hindi niya tinatawag eh. Huwag mo nang ipa...
maging paulit-ulit ka kasi nga hindi ko na nga sinabi, hindi ko na nga inamin na hari siya. Hindi siya tinatawag na hari. Kasi nga kaibigan, kailangan ng karunungan para makilala mo yung halimaw kasi nagtatago nga yan, hindi nga nagpapatawag na hari para hindi halata. Pero bakit siya hari doon? Siya leader doon eh. Di ba siya ang batas doon eh? Siya ang judicial, executive, tsaka lower upper house, ano, senado at kongreso, siya na lahat doon eh. Ang dami mong daldal, basahin ko na lang. Is the Pope the King of Vatican City? Oh. Is the Pope the King of Vatican City? Ang sabi ganito, the Pope is not the King of Vatican City. Tama ba itong binabasa ko o mali na naman? Yes, na hindi ka nakikinig kaibigan. Ayaw ko ba kung na-attentive ka sa sagot ko. Sabi ko nga, hindi nga siya tinatawag. Pero, ang lobo, bro, nagpapanggap na tupa. Hindi ko tinatanong tinatawag siya, ba? Nagtatago Padre siya ba? Wait lang, wait lang. Paraan. Pwede lang ba, wait lang ha, hindi ko tinatanong kung tinatawag ba siya o hindi. Ang tanong ko, siya ba ang hari o hindi? Hindi, leader. Leader siya na siya ang pinakapinuno ng Vatican City. Nagaya ng isang hari. Pinuno siya ng Vatican City na kung saan katulad, katumbas ng isang hari. Kasi nagtatago yan, parang ano yan, lobo yan na nagsusuot damit tupa. Ano yan, hindi nyo makikilala yan kung walang kapahayagan na nanggagaling sa Holy Spirit. Karunungan na nanggagaling sa Holy Spirit. Hindi nyo makikilala talaga yan. Nagpapanggap yan eh. Okay. Hindi pa tumanong ako ng ibang tanong. Doon naman ako sa next question naman ulit. Kung ang little horn para sa iyo ay iglesia, kasi yung hari sa iyo kasi is combination, ayan, resulta iglesia. Kung ang hari sa iyo, ang little horn sa iyo ay iglesia, ibig bang sabihin na mga iglesia rin ang sampung sungay na nauna pa sa kanya? Ay, hindi. Kaya nga naiiba siya, kaibigan, Brother Danjo, kailangan ng Holy Spirit para maintindihan mo yung talata, no? Kaya siya naiiba. Bakit siya naiiba? Di ba? Kita mo naman, religious leader, namumuno sa isang lungsod na dakila. Okay. Kaya siya naiiba. Hindi siya katulad nung mga naunang sungay. Pasok na pasok, di ba? Kaibigan, pasok na pasok. Okay, next question. Next question. Para papatunayang pasok na pasok ang papasi. Sabi sa Daniel 7:24, tatlong hari ang naon sa kanya ang kanyang pinabagsak. Tanong, sino ang tatlong hari ng Roman Empire na pinabagsak ng papasi? Ako, sa totoo lang, sa ngayon, ito lang ang nakuha kong ano dyan. Pero gusto ko pa i-verify. Pero sige, sagot ko na rin. Kasi, ano to eh. Pa, ano naman to? Na-search naman to eh. Teka, saan ba yan? Teka lang ah. Yung tatlong, ano, yung Astrogoth ba yun? Tsaka yung apa, yung tatlong ano na yun. Oo. Oh. Ano ba yun? Saan ba yun? Teka. Uy, nangungupya na sa SDA ito ng aral. Oo, pwede. Nangungopia na sa FTA ng aral ito. Kasi na-search ko, na-search siya sa Google na talagang nangyari. Na-search ko yan eh, talagang nangyari siya eh. Kaya, nung nakita kong talagang nangyari, may history talagang ganun ang nangyari, nung umusbong niya ang Catholicism niya, may tatlong bansang na bumagsak dahil na-convert daw sa Christianity, et cetera, et cetera. May mga ganong nabasa ako. Hindi ko, hahanapin ko sana eh. Kaya lang, baka sayang oras mo. Pero, gasgas ng debate yan. Kasi nga, ginagamit din ng ano yan, ng SDA. Eh, wala namang masamang kumopia kung na-verify ko rin naman na totoo naman talagang nangyari sa kasaysayan. Wala namang masama. Bakit? Sa SDA lang ba ang kasaysayan? Sila lang ba ang may karapatan gumamit ng kasaysayan? Mali naman yata yun. Sige, pabigyan kita. Ibig mo sabihin, ang papasi ang napabagsak sa Ostrogoths, ganon. Walang sinabi sa talatang pinabagsak niya yun. Or ganito kasi kaibigan ah, ganito kaibigan yan. Linawin ko sa iyo. Teka, bro, wag kang atras, abante, urong sulong ka eh. Ano ba talaga? Tinanong kita kanina, kung ang Papa C, ang Little Horn. Yes. Sabi sa CTV4 ng Daniel, pinabagsak niya ang tatlong haring nauna sa kanya. Sino ang tatlong hari ng Roman Empire ang pinabagsak ng
Little Horn na papa. Si sino? Sabi mo, isa doon, Ostrogoths. Tama? Yata, yung tatlong yun. Nalimutan ko yung pangalan. Oh, okay. Tinan, basta natin. Sino na pabagsak ng Ostrogoths? Okay? Ito. The last great Gothic king, Torila, led the Goth resistance against the Byzantines, and after his death in 553 CE, the Ostrogoths lost their autonomy and ethnic identity, merging with the people of Italy, the Lombards, and dispersing into the regions of modern-day France and Germany. Kaya pala nawala ang identity ng Ostrogoths kasi sila ay humalo sa mga tao sa Italia, humalo sa mga Lombards. So, ibig sabihin, pag humalo, hindi binabagsak ng papasay. Tama o mali? Tama. O tama, hindi binabagsak. Tama. Diba sabi mo kanina, pinabagsak ng papasay ang Ostrogoths. Pasensya ka na, inaalala ko yung nasa talata. Ang nakasalakasal doon, pinabagsak, di ba? Yung tatlong bansa. O, pinabagsak. Ang bansa, sagot ko dyan. Hindi, bro. Yung ang pinabagsak, tatlong hari. Hindi kaharian na binabagsak. Hari ang pinabagsak. Kasama ang kaharian ano nila noon? Kasama ang kaharian nila doon, kaibigan. Kaya nga na-dissolve yung buong kaharian eh, yung naisama na sila sa isang Ganito 'yung kaibigan. Gaya nung halimbawa, alam mo kasi ang propesiya, kaibigan. Ang propesiya hindi mo pwedeng ang tawag ito, interpret na pinabagsak literal pinabagsak literal yung Little Horn mismo ang gagawa nun. Ibig sabihin, Sino gagawa? Pag-usbong nila nawala yung tatlo, yung pwedeng ganun ang meaning lang, simpleng meaning nun eh. Maraming din niya sa talata. Kasi binabaloktot na naman ulit. Wala problema, propesiya yan eh. Ang sampung sungay ay ang sampung hari na maghahari sa kahariang yun. Yes. So yung fourth kingdom, yun na mismo ang kaharian. Yes. At sa fourth kingdom na yun, mayroong sampung hari na maghahari. Yes. At tatlo sa sampung hari ng kahariang yan, ibabagsak ng Little Horn. Sino ang tatlong hari na pinabagsak ng Little Horn? Sabi mo, Papa Si, sino? Yeah. Yung tatlong kaharian na yan, hindi kaharian na pinabagsak. Oy, teka, hoy. Hindi kaharian na pinabagsak. Hari ang ibabagsak, hindi kaharian. May talata ko yan, kaharian din yan. Interchangeable yan, kaibigan. Kaharian, hari. Ating basahin sa King James Version. Ating basahin sa King James Version kung kingdom ba ang tinutukoy dito o kings. Oh, Daniel. Babasahin din kita na interchangeable yan. Ating basahin 7:24 ng Daniel. King James Version. And the 10 horns out of this kingdom are 10 kings that shall arise, and another shall arise after them, and he shall diverse from the first, and he shall subdue 3 kings. Tanong, ayon sa King James Version na paborito mo, sino pinabagsak? 3 kings o 3 kingdoms? 3 kings, at pwedeng gawin yan 3 kingdoms kasi 10 horn na yan sa Revelation 12:3-9. Revelation 7:3, yung 10 horns ay tumutukoy sa kingdom siyan. Saan natin nababasa na ang 3 kings, ang meaning niyan, 3 kingdoms? Basahan ka, wait. Hanapin ko, ha? Sige, namon kita. Ayan, nangungopia na ng aral sa SDA. Mas lalo kang malugi ngayon dyan. Nangungopia ka. Walang problema. Hindi ko... At ang ibang tanda ay nakita sa langit na rito ang isang malaking dragon na pula na may 7 ulo at 10 sungay, at ang kaniyang mga ulo ay 7 crown. Okay? Sa Revelations 12:9, tingnan ko sa 12 na yan, sarili lang. Ang 12:9, sabi, ay nagis ang malaking siya ay nagis ang malaking sa 17:3 yata ito. Ba? Hindi ko nakita yung talata. Wait lang. 17:3. Ano? Sadali. Ano, sama-sama na basta na ang 10 sungay nangangahulugan ng 10 kaharian. Sadali, hinahanap ko eh, hindi wala rito pala, sandali. Talagang wala 'yan. Oh, sige. So,
Anong talata yung kanina? Hanapin ko na lang sa concordance. Sinabi ko. Sa concordance yata nakita to eh. Sali ah. Ah, concordance na. So, dahil concordance na, Bible Scholar na to ngayon. O, sige. Ikaw ang tumakbo sa Bible Scholar, ha? Well, concordance ka na eh. Kasi Bible Scholar gumagawa ng concordance eh. O, sige. Bigyan mo ako. Sinong Bible Scholar ang nagsabi na ang ten horns is the ten kingdoms of the fourth kingdom? Alam mo? Kingdoms na. May kingdom pa. Ayan. Ayan, nangopya. Nangopya sa SDA ng aral. Sabihin mo lang kung wala bro kasi mag-move na lang ako sa next. Sige, balikan ko yung kaibigan. Balik, pwede ka tang i-text sa messenger. Hanapin ko kasi wala pala okay. Dito. Na-overlook ko siguro to. Okay, hanggang doon lang muna ang aking tanong sa part 1 na ito. Salamat sa iyo, Mark Umbaw. No problem. Kailan yung part 2? Hayahanda ko naman. Yung mga sinabi mo sa akin, ha? Na wala... Kasi i-rewind ko to, aaralin ko sa mga sinabi mo, kukuhanan ko ng talata yan. Ngayon, sa part 2, pwede bang bigyan mo lang ako ng pagkakataon, isa-isahin ko lang yung talatang hinahanap mo sa akin? Pwede, ba po, pwede po ba yon? Para medyo fair tayo? Kasi sabi mo sabi, wala, wala, puro wala. Eh, siyempre, hindi naman ako si Eli Soriano na lahat yan, kabisado ko. Pero, ginagarantiya ko sa'yo, meron akong talatang pwedeng basihan nung mga pahayag kong yan. Gaya na itong kingdom-kingdom na to. Hahanapan kita ng talata. Okay lang po ba yun, kaibigan? Walang problema. Walang problema. Kailan yung part 2? Kailan yung part 2, kaibigan? Sa next schedule siguro ko, kung next schedule ko, doon naman ang part 2. Wednesday uli? Hindi. Hindi ko alam kung sino kailan ako bibigyan ng schedule. Okay. Excited na ako ibigay yung mga talata. As in, gulatan tayo sa talata. Sige. Hindi naman ako si Eli Soriano. Kailan lang ako nag-aral ng Bible. Sige bro, mag-mensahe ka na lang bro. Ayun, maraming salamat sa punto por punto, no? Muli, binigyan ng pagkakataon na ipahayag ang katotohanan. Pasensya na sa mga hindi ko na ibigay na talata, pero may part 3 pa naman sa muli namin pagharap ni Brother Lanjo, ilalatag ko yung mga talatang nabanggit niyang hindi ko nabigyan ng talata. Yun lang po, maraming salamat sa ulit, huwag kayo madala. To God be the glory. Salamat. Thank you. Okay, thank you sa iyo, Brother Mark Umbaw.